Welcome po dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload na video. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang inyong mga katanungan at sasagutin ko na po. Doon po sa mga napaka-importante po nito, panoorin niyo po yung video na to doon sa mga baguhan kamukha ko bago dumaan din lahat. Halos lahat naman po tayo dumaan doon sa pagiging bago sa Transportify app. Kung makikita niyo po, ayan ha, nasa harapan po natin, ano ko lang po, ayan, naka-zoom. Kung mapapansin niyo po, itong tatlong dot na to, tatlong slash na yan, click niyo lang po yan. Yan po ang itsura ng ating Transportify driver app. Makikita nyo po yung guhit na to, ibig sabihin po yan, magkakaroon po yan ng dyan po pupunta yung ating acceptance booking sa box na yan. Ang itsura po nyan, papakita ko lang po sa inyo, ganito lang po yan. Pag may completed bookings po tayo, ganyan po yung lalabas, yung magiging itsura doon sa box na yung bakanting box na yon. Yan po ang magiging itsura nila. Yung picture po na yan, yan pinapakita ko po sa inyo, yan po yung nasa completed trips ko na naganap magmula po ako nung nandito sa Transportify. At dito na po sa ito po, ang ikiklik ko na to, ito po yung canceled booking. Ayan, sa cancel booking, dyan nyo po makikita yung mga kinancel ng customer. Tayo po, hindi po tayo po pwedeng mag-cancel kasi nga meron po tayong bayad na 500 pesos. Karamihan po ito, nakikita nyo to. Yung pinapakita ko po sa inyo na yan ay cancel ng mga customer yan. Pwede po siya, allowed po sila mag-cancel kahit ano mga gustuin nila. So balik po tayo dito sa tatlong slash na to. So punta po tayo dun sa request. Dyan po sa request na yun, makikita nyo, kung makikita nyo parang may box. So ayun guys, ang customer allowed po silang mag-cancel. Tayo pong mga driver partners, hindi po tayo po pwedeng mag-cancel kasi mayroon nga po tayong penalty na 500 pesos sa bawat cancellation natin. At napakahigpit nga po pala yung pick-up location natin. Kailangan advance po ang pagdating natin doon dahil kapag na-late po tayo, may additional po tayong 500 pesos na babayaran doon. So, balik po tayo dito sa tatlong slash na to. Click nyo lang po yan. Ganun po ang lalabas. Tapos, kung ang makikita po nyo dito sa driver app na to, click nyo po yung request. So ayan, makikita nyo po yung box na yan. May nakalagay po, wait here, booking request are coming soon. Pagka tayo mag-accept ng booking, antayin lang po natin na may dumating na booking. Tapos yun, pwede na po tayong mag-accept. So balik na naman po tayo dito sa tatlong slash. Sa taas makikita nyo. Tapos, ayan, makikita nyo yung pangalan ko, Joel M. Buela. Driver ID. Ganito, ganyan. Ayun, naka 5 star ako. Ngayon, i-click natin yung picture natin. Yan ang makikita nyo, yung picture na yan. Ayan, naka-detalye. Detalye lahat yan dyan. Yung cellphone number, license number, tapos kung kailan expiration, tapos meron po tayo makikita. Pagdating dun po sa baba, nandyan po yung makikita ng pasero yung ating driver photo lisensya, tapos yung picture ng ating sasakyan. Detalyado po yan na makikita po yan ng ating mga customer. Kaya napakalaga po nung driver app na to, lahat ng information natin makikita po nila. Pwede po, makikita po nila yung mga contact number na pwede nilang makontakt tayo. Tapos balik naman po tayo doon, click nyo lang po itong nasa taas, yung tatlong slash. Tapos punta po tayo doon sa wallet. Ayan, wallet. Yan, mapapansin nyo po, meron po akong total balance na 1,500. Diyan po ang maintaining balance natin para doon kukunin yung
commission ni Transportify, automatic po yan, magbabawas yan pagka mayroon po tayo na completed na bookings na biyahe. Pag nakapag-complete po tayo, kunwari 3,000, ibabawas po ni Transportify yung halos 23%. Compute na lang po natin kung magkano po yung mababawas dun sa 23% per biyahe. So ayan, ang total balance. Dun po sa bandang baba, ayan, kung makikita nyo, meron po dito shopping advance, balance inquiry, security bond, transport, transaction history. So pindutin po natin yung sa balance summary. So ayan po, mapapansin nyo, makikita nyo, nandyan po yung mga starting balance. Ang mayroon po akong 1,500. Dyan po ang makikita nyo yung mga computation ni Transportify. So balik po tayo, pindutin po natin to. Click naman po natin yung security bond sa bandang baba. So ayan, mayroon po akong makikita nyo security bond ko po balance. Yung naihulog ko ay 2,306. Mayroon pa akong remaining amount to pay na babayaran na 2,694. So ang security bond po natin ay nasa 5,000. Kailangan mapunuan po natin yun kasi yun pinaka security surety bond natin yun. Meron pa akong remaining amount na babayaran na 2,694. So ayan, pinaka security bond po natin. Pag napunuan na po natin yung 5,000, tigil na po silang magkaltas. Kumbaga po, yun po ang pinaka-surety bond natin. Mababalik naman po natin yun pagka wala po tayong naging nasirang pangarga. Doon po nila babawasin yun. Kumbaga, yun po ang pinaka-insurance natin sa bawat biyahe natin. So, yan. Makikita nyo yung mga computation, summary computation na kinakaltas nila sa bawat biyahe natin. Pag mas malaki yung biyahe, mas malaki yung kaltas. So yan, dyan mo nyo guys makikita. So balik po tayo dun sa arrow na pakaliwa. So pindutin po natin yung transaction history. Yun, makikita nyo po lahat dito yung babayaran sa atin ni babayaran po sa atin ni Transportify. At yan po yung total balance na pagbabawasan nila dun sa sa magiging commission ni Transportify. Meron po akong maintaining balance na 1,500 available. At meron pong darating sa akin na pending payment na 3,000. So ayan, ayan, makikita nyo po lahat dyan yung computation sa picture na yan. Lahat po na transaction natin papasok, nandyan po, nakakompute naman po. So ayan, makikita nyo po dyan lahat. Balik po tayo dito at i-click po natin yung tatlong slash na naman sa taas. Tapos punta po tayo dun sa New Center. New Center lahat ng, ayan, makikita nyo po new pad. Lahat po ng information na pinapadala nila na munting kaalaman natin ay malalaman po natin dito yung mga discount lahat. So balik po tayo dito. Doon po tayo sa info center. Napakahalaga po ng info center para sa atin lahat. Lalong-lalo na doon sa mga baguhang driver. Pag wala po kayong kaalam pa dito sa app na to, kailangan pumunta po kayo. Ugaliin nyo lang pong pumunta sa info center kasi lahat po dito magkakaroon po tayo ng tips o dagdag kaalaman dahil lahat po na katanungan natin, lahat po na hindi natin alam ay namalalaman po natin dito. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung mga logo ng pupwede nating click nyo lang po lahat yan ng mga logo na yan. Mayroon po yan, mayroon po tayong makukuhang kaalaman dyan sa bawat logo na yan. So ayan guys, ito, marami po kasi nagtatanong sa akin kung paano mag-reimbursement ng toll at parking fee at kung paano mag-reimburse. So punta tayo, kung mapapansin nyo guys dito sa tungkol sa app doon. Click po natin yung tungkol sa app. Makikita nyo po, ayan, marami po dyan. Mamimili lang po kayo. At saka, ayan, sinasabi ko, marami po tayong makukuhang kaalaman dyan sa tungkol sa app. Marami pong feature na pagpipilian natin kung ano po yung ating dapat malaman, malalaman po natin dito. So, dahil lang maraming katanungan dun sa na mga nag-message dito sa baba ng aking video na to.
reimbursement ng toll parking at dito sa driver app. Yo. So punta po tayo dito sa reimbursement toll. I-click po lang po natin tong reimbursement toll na to. So lalabas na po 'yan. Yung picture na 'yan, naglo-loading lang po. So dito sa reimbursement toll na to, dito natin makikita kung paano mag-reimburse at kung paano mag-upload ng mga resibo na ating na-complete sa bawat pick-up drop-off location. Ang reimbursement po ay pwede lang po tayong mag-reimburse mula dun sa pick-up at hanggang dun po sa drop-off location. So ayan pa, nakikita nyo na po, reimbursement ng toll parking fee. Maari pong mag-reimburse ng parking at toll fee kung ang booking ay galing sa business customers. So ayan, business customer. Para sa iba pang detalye tungkol sa reimbursement feature, panoorin lamang ang video. Panoorin nyo po. Lahat po ng hindi po natin alam, nakapaloog po sa video na yan. Lahat po tayo na member ng Transportify Driver App, mayroon po tayong ganyan. Reimbursement guidelines. Siguraduhin malinaw ang mga sumusunod na detalye sa inyong mga resibo, pizza, oras mayroon at alaga o ang ating babayaran. Hindi maaring i-reimburse ang mga toll na nagastos papunta sa pick-up location. Toll pay na qualified sa reimbursement ay magsisimula sa pick-up location hanggang sa drop-off location. Ang mga reimbursement ay i-review ng business customer para sa aprubahan. Bigyan sila ng 24 hours para ma-review ang inyong reimbursement. Maaaring tanggihan ang reimbursement kung mapatunayan mali o kulang ang mga katibayan. Ang hindi pag-upload ng resibo ng toll parking fee sa iyong booking ay nangangahulugan ng iyong pag-forfeit sa naturang reimbursement feature. Ang toll at parking reimbursement ay activated kapag nakita ang mga sumusunod na icons sa booking details. Ayan. Makikita nyo po dyan sa cellphone natin. Bawat cellphone natin na members tayo ng driver app. Mayroon po makikita ang logo na ganyan. No? Itong logo po na to, toll pay reimbursement. Yan, familiarize po natin yan, toll fee reimbursement. Yung pangalawa, parking fee reimbursement. Yung pangatlo, business program. Yan, lumalabas po yung mga pre-parking at pre-toll pagka yun may nakita tayong logo na BP. Ibig sabihin po ng BP, business program. Paano mag-reimburse bago ikumpleto ang yung booking? Lalabas ang front message na ito kung saan makikita ang option para mag-reimburse. I-tap ang reimbursement. Ayan. Makikita nyo po. Ayan, lalakihan ko. Makikita nyo po. Yan, logo na yan. Yan, logo na yan. Yan, tap nyo. Bago nyo po i-completed ang trips, punta po kayo dito sa reimbursement. Pag-click nyo po yan, reimbursement na yan, may lalabas po. Click nyo po yung photo para makuhanan nyo po ng picture yung ating mga resibo. May meron po designated doon na 1, 2, 3. Click nyo po yung 1. Pag hindi po nagkasya yung resibo doon sa 1, click nyo po. Click nyo uli yung 2 para ma-picturean nyo po uli. So, ayan. Balik po tayo. Balik po tayo dyan. So, magpatuloy po tayo. Lalabas ang reimbursement screen kung ilalagay ang alaga ng toll parking fee at attachment litrato ng ticket o resibo. I-tap ang sign. Ayan, makikita nyo yan. Attachment 1, may plus po. Click nyo lang po yung plus na yon. Tapos sa baba, ganun din. 1, 2. Click nyo lang po yung plus na yon sa parking kung may parking po kayo. Tapos dito sa baba, mapapansin nyo po, meron po ditong submit. Pag natapos nyo na po, submit. Pag na-submit nyo na po, ayun po, pwede nyo nang pindutin ang completed trips. Ilagay ang halaga ng toll parking fee at attachment at mga litrato sa ticket ng resibo. Pagkatapos, itap ang upload. Tap nyo po ang upload, tapos okay na po yun.
Kung kumpleto na ang mga ipapareimburse, itap ang submit reimbursement. Ang submit na reimbursement request ay hindi re-reviewin ng business ay i-review ng business customer at kumpirmahin sa loob ng 24 oras. Ayan. Yan po yung feature na yan na makikita nyo kapag bago nyo po i-submit yung reimbursement. Yan, makikita nyo po yan sa bawat ating yan. So, ayan, sana may naitulong ako sa inyo dito sa mga katanungan nyo dito sa reimbursement ng toll at parking fee. So ayan guys, balik tayo dun sa booking card. Ang booking card po na ito ay makikita po natin lahat ito, sabi ko po sa inyo dun sa info center. Punta lang po kayo palagi pagka gusto nyo pong may malaman ay punta po tayo lagi sa info center. Huwag nyo pong kakalimutan na pumunta dun. At doon po makikita yung booking card na to. Yung booking card notification, yan. Yung mga nakikita nyo po na yan, yan po ang itsura na lalabas sa ating acceptance booking pagka bago po natin in-accept. So ayan, makikita nyo po dito sa baba, ayan, doon po tayo sa number 1 booking schedule, number 1 booking schedule, number 2 booking ID. Napakahalaga po ng booking ID na yan dahil pagka mayroon po tayong problema sa ating biyahe, pupunta po tayo sa customer service. Doon po tayo magtatanong at kailangan po natin i-customer service lahat ng ating magang problema. Ang customer service po ay humihingi po ng booking ID sa bawat transaction na ating irereklamo. Ang susunod po, number 3, pick up schedule. Yan po, nakalagay po yung oras at yung araw na ating acceptance pick up. Doon po sa number 2, booking amount. Nakikita po natin dyan yung halaga ng ating biyahe na i-accept. Number 5, booking location. Yun, makikita po natin dito sa bandang yan yung booking ay yung pick-up location at address. Napakadali po noon pagka clinic niyo po yung apps na yan ay makikita na po natin lahat. Number 6, driver icon. Yun, driver icon, yung tatlong dot na yan, driver icon, makikita niyo lahat dyan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan maging familiar po tayo dito. Kaya kailangan napaka-importante na familiarize po natin dito. Ayun, may nakikita na tayo ng yung sa grocery, kadalasan makikita niyo po yan, logo na yan sa grocery. Siyempre may nakalagay po ng mga ating pinamili. Yung makikita niyo yung kidlat, ibig sabihin yan is low commission. ASAP, yun. Tapos ito, yun. Low commission, yun, ASAP. Ito naman, ayan ha, yung pag kami nakita po kayong ganyan na isang tao na may hawak na box, ibig sabihin tayo po driver ay kailangan tumulong. Tapos yung yun, additional helper, yung dalawa. Tapos yun, tapos punta po tayo dun sa baba. What you can see in your booking card, booking schedule, ito ang time, type ng booking request. Number 2, booking ID. Ito ay ang ID ng booking. Madalas din itong tawagin na booking number. Yes, booking number yun. Number 3, pick-up schedule. Ipinapakita rito ang pitcha at oras ng pick-up ng booking. Number 4, booking amount. Ito ang kabuuang kikitain mo sa booking na ito. Number 5, booking location. Pinapakita rito ang pick-up at drop-off location. Makikita rin dito kung ilan ang inyong dadaanan bago makarating sa pinakahuling drop-off location. Number 6, icon. Driver icon. Ito ang listahan lahat ng requirements, extra service at kailangan sa booking. So ayun guys, papakita ko sa inyo itong logo na to, nakalagay yun, di ba, shopping. Tapos makikita nyo BP, ibig sabihin ng BP, business program. Yan, makikita nyo parang sobre ay CODPUD. Yan yung kapag may drop off tayo, kailangan mag-issue tayo ng resibo. So, yung mayroon po ibinibigay sa ating receipt
COD, POD, kailangan po natin mag, ano, yung dalawa na yan, palaging magkasama yan. Minsan naman, wala tong COD, POD. Pagka may COD, POD, yan po ang, kailangan po yung resibo na inaibigay natin dun sa customer, kailangan maipadala po natin kaagad within 24 hours sa Transportify para mabayaran po tayo dun po tan nakadepende yung bayad po sa atin. Pagka wala po yung COD, POD at nakita nyo po itong logo ng BP, Business Program, ay kapag na-completed nyo na po natin ang biyahe, automatic na po yun papasok sa ating maintaining balance, sa ating weekly payment. So dito, ito yung logo na to, yan po yung extra helper. So ito naman logo na to, special help. Special help by driver, yan, yan logo na yan. So, kaya napakahalaga guys na ipamiliarize natin yan. Overtime yan, makikita nyo yung logo ng oras, overtime hours. Nagbibigay po sila ng mga overtime hours pag nadidelay po tayo, depende sa customer. Ito naman po, extra waiting time. Yan po ang sinasabing mayroon po tayong waiting time pagka nagtagal po tayo dun sa pickup. Kasi kailangan mayroon po tayong ganyan na makikita dun sa mga bawat acceptance booking natin na kasi para mabayaran po tayo ng waiting time. Pagka wala po dyan, wala po yung bayad ng waiting time. Tapos ito makikita nyo overtime. Napakahalaga po ng mga logo na to para ipamiliarize po natin lahat. Itong logo naman po na to ay makikita nyo po ang pre-toll, toll reimbursement. Pagka may nakita po kayong ganyan, pwede po kayo mag-reimburse. Ito naman pong logo na to, parking reimbursement. Pag nakita niyo po yan, pwede po kayong mag-reimburse ng toll. Pag wala po kayong nakitang ganyan, hindi po kayo makakapag-reimburse. Karamihan po, wala yan kapag cash payment po. So, ito, ito, yung logo na to ay extra space naman po yan. Kapag nakita niyo na po itong logo ng heart, ibig sabihin favorite na po kayo ng customer sa mga naging completed trips niyo. Ito pong makikita nyo na logo na parang tao, customer stop. Yan po yung mga customer na sumasama sa ating biyahe. Depende po. Minsan naman walang sumasama, minsan po mayroon. Kaya po nilalagyan ng ganyan. So ito na po yung kidlat na yan. Makikita nyo yung surge price. Ibig sabihin mataas yung presyo dahil so naka-surge po tayo. Ito naman po makikita nyo na yun, ibig sabihin lower commission. So ito, makikita nyo yung logo na to. Self-stacking, tayo po magdidiskarga at tayo po ang mag-i-stack at magkakamana dun sa mga didelivery po natin. So ayan, dito po, ito po makikita nyo yung logo na to, badge booking. Yan, logo na yan. Ito naman po logo na to. Ibig sabihin yan ay return trip discount. Ayun, yung logo na yan. Ito naman po na parang may bola ng billiards at mayroong bola ng tawag doon, strikeable. Ibig sabihin kaagad-agad dumating yung biyahe para sa atin. Para sa atin lang muna. Pag hindi po natin na-accept yun, ay mapupunta po yun dun sa iba na pinakamalapit. Kaya po yan, may nakalagay na ganyan. Ibig sabihin, tayo po ang pinakamalapit dun sa biyaheng ibibigay sa atin na pick-up location. Pagka hindi po natin na-accept yun, ibibigay po yun sa pangalawang pinakamalapit. So, ayan guys. Sana nasagot ko ang inyong mga katanungan. At yung kung mayroon pa po akong hindi mga nasagot dun sa inyong mga katanungan, maaaring mag-message down below in this video para masagot ko po ang inyong mga katanungan at magawan po natin ng panibagong video. So kung bago lang po kayong nadalaw dito sa aking YouTube channel, maaaring pakiclick po ang subscriber button at pakalimbangin po ang kampana sa bandang kanan para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload na video. So, ayan guys, maraming salamat nga pala sa si Sunyan Vloggers. Maraming pala salamat po sa ating lahat, sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat ng aking subscribers. At maraming salamat din pala dun sa mga silence viewers ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa muli, hanggang dito na lang po muna ang aking video na to.
So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa ating sa inyong lahat. So bye-bye.